Magandang araw muli sa inyo mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Ito na naman po si Talking Toshi TV. Yes! Narito na naman po tayo para tumalakay ng isang paksa. May patungkol dito sa susunod. Susunod! Sino kayo susunod? Maka ano tayo, no? Maka malaman natin. Sino ba susunod na coach ng Gilas Pilipinas? Laking issue na yan dati pa. No? Hindi na tayo naging hindi na naging permanente yung position na yan, yung coach na yan. Coaching job na yan. Coaching position na yan. Kasi paiba-iba. Okay, pagkatapos ng ganitong tournament, iibahin na naman. So, consistency-wise, wala, ano? Hindi tayo nagiging consistent dyan. Okay. Now, ang makailan, itong SBP, no? Pinangalanan, nag-announce na very, very soon, i-announce na raw nila yung bagong magiging coach. Wala naman silang sinabing bago, no? Basta mayroon yung next coach. Okay? Kay bago man yan, kay basta yung susunod na coach ng Gilas Pilipinas. Sino kaya yun? Ano? Mga pinagpipilian dyan, yung katulad yung nakita nyo sa thumbnail niyo, si Coach Norman Black, tsaka si Coach Tab Baldwin, at yung huling-huling naging coach after the Asian Games, walang iba kundi si Coach Steve Cohn. No? Okay. So, SBP to name the next Gilas coach very, very soon. Ito po ay statement ng bagong talagang executive SBP executive director Erica D. Yan. Siya po yung pumalit kay Sonny Barrios, ano? Kasi nag-retire na si Sonny Barrios, siya naman ang pumalit ngayon, ano? Okay. Sabi niya rito, nag-e-establish sila ng long-term program para dito sa Gilas Pilipinas. Na ako, matagal ko nang naririnig yan, matagal ko nang, ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit long-term program, pero paiba-iba siya. Okay, sana kung long-term program, long-term program talaga. Ngayon, ano yung long-term program dito? Sabi nila rito, i-handle daw nung coach na yon, no? Nung mga players, na siya rin ang pipili, ano? Yung coach na pipiliin nila. In a 4-year cycle, no? So 4 years ito, no? Ewan ko lang kung hindi magsawa tong coach na pipiliin nila, sana maging ano siya, no? Maging kumbaga parang masigasig siya in the 4 years na magiging coach siya ng Gilas. Yung hindi siya magre-resign, hindi siya magsasawa, hindi siya magkukwit. No? May problema pagka matagal-tagal ka ng alis ka rin, ano? Because of siguro may mga offers, may mga commitments, ano? Kaya medyo hindi rin natin maisisigurado tong 4-year cycle. Kaya siguro talaga sinasala nila, no? So 4-year cycle para daw may consistency. Of course, the word is consistency. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, consistency is the key. No, para dito sa ating Gilas Pilipinas na paiba-iba ang sistema, syempre paiba-iba ang coach, paiba-iba ang sistema 'yan. So nalilito yung mga players mo. Well, talk about players, pati yung players na babago rin. So yung chemistry ng mga players na apektuhan din. Okay? So 'yan ang nagiging dilema o problema natin sa Gilas Pilipinas. Okay? Now the new coach will select the new pool of players. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, siya rin ang pipili ng new pool of players, no? Well, we are expecting na pagbalik ni Justin Brownlee, kasama siya doon. Okay? Definitely kasama siya doon, yung ating naturalized player. Okay? Whoever takes over the post, siya na ang hahawak. Of course, itong mga susunod na mga tournaments na gagawin natin or kakaharapin natin this year. Una-una na dyan yung
FIBA qualifiers. Okay, so magsisimula na naman tayo, no? FIBA qualifiers this February, yung February window. Okay, siya na siyempre hahawak niyan, ano? Kaya minamadali nila before siguro the month ends or baka siguro third week. Kaya minamadali na nila, no? I-announce na nila kung sino yung bagong coach ng Gilas Pilipinas kasi para magkaroon ng ma-i-introduce na niya yung sistema doon sa new pool of players. Talk about timetable. Yun niya, parang ang ikli ng ating preparation. Diyan tayo nagkakaroon ng problema, mga kababayan, mga ka-PBA, mga ka-sambayan ng Pilipino. Diyan tayo nagkakaroon ng problema doon sa preparation natin. Very, very short period of time. No? Hindi ba katulad sa ibang bansa, matagal silang nagsasama-sama, tagal silang nagpa-practice, matagal silang nagte-training sila-sila. Ano ang nagiging resulta? Nagiging familiar sila sa isa't isa. Hindi katulad dito sa atin, babago-bago ng coach. Tapos yung coach na yon, pipili ng mga players, magpa-practice sa maikling, well, with the exception siguro of what happened sa Asian Games, short din ang preparation natin doon. Pero medyo meron na rin konting buhat, no? Galing sa ating naturalized player na si Justin Brownlee. Pero ako, palagay ko, no? Kung walang Justin Brownlee, yun, mahihirapan tayong talunin ng China, Jordan, at saka Iran. Mahihirap yun, no? So, siya ang hahawak nung... Siya na magkukosyon sa FIBA qualifier sa February window at yung mid-year na Olympic qualifiers natin. Okay? For the next 4 years. Okay. So, abangan na lang natin, mga kababayan, kung sino ang pipiliin ng SBP. Okay? Sana, maging committed yung coach na yan. Na hindi siya aalis during in the middle of the game. Baka mamaya, meron tournament, ano, babaguhin, kukuha na naman ng bagong coach, babaguhin na naman sistema, no? So, wasak. Wasak ang diskarte ng Pilipinas, ng Gilas Pilipinas, pag ganyan. Ay, sa aking opinion lang yun, ano? Well, kung hindi kayo, kung meron kayong ibang opinion, hindi kayo agree sa akin, or agree kayo sa akin, mag-comment below lang po kayo dito sa ating pinanonood na vlog or video. Bigyan nyo po ako, o ibigay po ninyo inyong saloobin tungkol dito sa sino ba talaga ang karapat dapat. Kung meron kayong kilala, or meron kayong alam na coach na hindi ko nabanggit sa tatlo, outside of the three. Okay? Bigyan nyo ako ng mag-comment kayo dyan sa baba. Babasahin natin yan, ano? Babasahin natin yan. Para magkaroon tayo ng idea, no? Okay. Kung sino ang mga pulso ng bayan. Sino ba gusto nyo maging coach ng Gilas, next coach ng Gilas Pilipinas? Okay? Alright. So, sa mga bagong pasok, like and subscribe lang po natin ang aking or ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at ang Facebook page naman po natin, Talking Toshi TV rin po, paki-follow and like na rin po. Pati itong video na to, paki-like na rin po, mga kababayan, mga ka-PBA, mga ka-basketball fanatics. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Paalam. God bless. Ingat po tayong lahat.